pagtaas na nga ng presyo ng mga produktong petrolyo, may nakaamba na namang dagdag presyo sa susunod na linggo. Pero ngayon pa lang, mas pinili na ng ilang taxi driver na hindi muna mamasada dahil sa kakulangan sa kita. Nakatutok si Joseph Moro. Kung dati sa rush hour ng Biyernes ng umaga, halos wala nang matirang taxi sa garaheng ito. Ngayon, paisa-isa na lamang ang pumapasada. Talo na raw kasi sa mataas na presyo ng gasolina. Pero ayon sa oil industry sources, posibleng tumaas na naman ng hanggang 50 sentimos ang kada litro ng gasolina at mula 2 hanggang 2.30 ang diesel. Kaya yung mga bumabiyahe pa rin halos sa gasolina na lamang raw napupunta ang kita. Tulad ni Mang Luciano na may pinapaaral pa naman mga anak. Buti na yung meron kang may maiuwi ka talaga para sa pamilya kaysa sa wala talaga. Sipag na lang. Ayon sa organisasyon ng mga taxi operators sa Pilipinas, ganito ang sitwasyon sa maraming garahe ng mga taxi. Sa halip na nasa labas at nagbabiyahe, nasa mga garahe at nakatenga. 30% na nga lamang daw ng kanilang fleet ang bumabiyahe dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. Naghihingalo. Kaya nga sa susunod na linggo, iyahain na ng grupo ng mga taxi operator ang hirit nilang 20 pesos na dagdag sa flag down rate. It will just be whatever's on the meter plus 20 pesos. Makakuha sila ng 15 pasahero sa isang araw. That's 300 pesos additional. So kung meron silang 400 pesos plus 300, that's 700 na mauwi nila. Provisional. Kung sakali, pang-apat na petisyon ito sa LTFRB. May petisyon na rin para sa dagdag sa pasahe ang mga Jeep Transport Network Vehicle Services o TNVS at mga provincial at city buses. Kailangan talaga yung pagtingin ng board ay holistic, all-encompassing, taking into consideration the viability dun sa operators na side. And then on the side naman, on the commuters, yung kakayanan niya na sumakay po. Nag-aalala ang mga transport group na kung hindi maibibigay ang dagdag singil sa pamasahe, baka wala nang pamasadang pampublikong sasakyan. Baka the more na mahirapan ng commuters na maghanap ng mga masasakyan because hindi parang hanap patay na yung gagawin mo. If you will operate, the more losses you will incur. Pero sabi mismo ng DOE, tila wala pang katapusan ang kalbaryo. Siguro ang hinay-hinay ng pag-interest siguro ay bunsod na lang din ito na lockdown na ginawa sa China. But hindi po natin obserbahan na sufficient po ito para mag-cost ng rollback. Nung nakaraang mga linggo kasi nag-cost talaga ng rollback ang lockdown sa China. Oh, but this time hindi po siya nakapag-cost ng rollback. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.